Okay, ito na po yung first day ng ating trip going to Cordillera. Basically, galing tayo sa San Nicolas, Pangasinan at umaakyat tayo at labas tayo ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. LGN and San Nicolas. Ah, so San Nicolas pa to. Okay. Ganda. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Morning, start na tayo mag-shoot. Kalinga, province of Kalinga. Direk. Namamaga yung mata ko. Pagkabong nagda-drive, sakit. Hindi na ako halos maka... Magpalit nga tayo, ayaw mo naman. So... Malapit na po tayo sa Tabuk. As in, malapit na. Ay, paganda ako mag-drive. Si bawal na hindi. Grabe naman si madam. Uy, huwag ka mag-video. Video pala si video. Yan, so tapos na ako kami mag-dinner. Andito kami sa Tabuk. Ayan. Pati emergency na rin niya. Bahay. Dala niya yung bahay niya. Ang katuwa si Mare. Pero good yun. Okay. Girl Scout ba? So may mga kasama tayo. Aking mga kaibigan. Kasama natin sila sa dito sa Cordillera Lake. Ito ba yun? Ito ba yung si Elmer? Yung sa'yo, mahal na mahal mo? Ah, dito. Si Dami, siguro. Sorry na. Shout out kay Arman Tolentino. Ayan. Arman. Happy birthday. Happy birthday, Arman. Happy birthday. Thank you sa panonood ng Agri. Tulog na po yung mga kasama ko. May tatapusin lang ako sa glad and then nagpapahinga na rin yung well. Alright, so second day na natin dito sa ating Cordillera leg. But ito yung first day officially na mag-shoot talaga tayo. So nag-overnight tayo dito sa Tabuk last night. Dahil hindi natin kakayanin di diretso ng Ifugao sa sobrang layo from Manila.
So nag-overnight tayo dito. Pero meron tayong isang farm na isa-segue bago tayo umakyat ng Ifugao. At nag-meet na tayo, kalalabas lang natin ng hotel. At on the way tayo sa kanilang farm. So ito yung Tabuk City. Progressive naman pala yung Tabuk City. Na-amaze lang ako, no? Ang impression for the longest time, akala ko ang Tabuk ay nasa upland. Yun pala, yung buong Kalinga, ang Tabuk ay siya yung nasa lowland. The rest of the municipalities nasa upland. At itong Tabuk ang kanilang sentro. Ito yung pinaka-main talaga. Baile Supermart. Ito yung pinaka-main nila. Ganda. Maluwang yung kalsada. Hindi matraffic. It seems ano yung itsura ng city, yung mga parang bagong lugar. Ganito yung mga malalaking towns at cities sa Mindanao, yung parang mas napagplanuhan. At Kalinga nakalagay. Laki na rin ng school. Ang ganda. Iba yung topography niya. Ganda. Yan. Wow. Orange. Wow. At mga ganda kalsada, ha? No? Sementeryo ata eh. Pero mga humble pa. Sementeryo. Ano ang maganda sa amin? Yung kalsada namin, ano? Maganda ang kalsada. Kahit sa Ilocos daw, 5 piso na nga lang daw per kilo. Maganda nung ano, kasi sunod-sunod na nag-pay-spray nung January. Oh. Mataas ang presyo nun. Nung January. Naka-jackpot kayo nun? Hindi ako ng kwan nito. Parang corporation namin itong mangga na magkakapatid. Ah. Yung solo ko, yung sa poultry, saka may gulayan ako. Mga over, all in all, mga 18 hectares to. Wow. Hanggang doon. Ganda. Actually, itong mangga, ano pa ito, natanim? 1997 yung umpisa. Sunod-sunod. Ilang puso, sir? Mga 800 yata natitira ngayon. Pero ano, hindi kami marunong mag-ano. Pinapa-spray lang namin. Tapos, sila, kinukontrata nila? Yung kinukontrata, mga taga Cebela. Cebela. Gusto kong matutunan eh. Anong hatian nyo? 60-40? Ganun. No. 60-40. Saka sila pang kumukuha ng buyer. Kaya hinihintay lang yung may bigay. Mm. So, andito pa rin ho tayo sa Tabuk, Kalinga. First time natin makarating dito. Kasi pag naririnig mo yung place, may impression ka. Pero pag nandito ka, iba. Iba, ang ganda dito. Sobrang na-appreciate namin. Pati yung city, maganda. No? In fairness, no? Maganda yung city. Organized, no? Walang traffic, malalaki kalsada. Tapos yung papunta dito sa farm ni Sir Jeffrey. Ang gaganda rin ang kalsada, no? Ayan, si Sir Jeffrey Puday ay bibisitahin natin, binisita natin kasi papakita daw niya yung kanyang farm. Ayan. Sir Jeff, saan tayo mag-start? Saan mo gusto? Maglakad tayo. Mm-hmm. Dito tayo doon. May isang kubo pa doon. Doon nakatira yung nag-akokan ng farm. So parang kayong magkakapatid dito? Oo. Oh, hindi pa na ano yung hatian. Pero mga kapatid ko kasi hindi... Walang hilig? Hindi mahilig kasi puro empleyado. Mm. Ako man empleyado rin. Pero nung nandito na ako, nag-concentrate na ako. Dati ako sa early retirement. Ah. Nung 50 years old ako. Ilan taong na ba ngayon?
52, magpipitito sa December. So, 2 years ka na? 2 years ka nang full-time? Nung tatagsagan ng pandemic, pero itong mangga, matagal na. Matagal na. Mm. Nung pandemic, walang magawa. Nagsimula ko dun sa, ano, makikita natin mamaya. Mm-hmm. Mga RIR, mga ganun, pero oo. Wala. Hindi ako nag-ano dun. Walang market. Nakabili ka lang ng mahal na ano? Mahal. Hindi mo mabenta ng mahal yung kwan. Pag siya bibili ng mahal ng kwan, hindi siya bumibili. Ng breeder? Di, bibili lang sila ng ano. Mm. Kasi nung nag-breed ako, walang bibili. Ng presyo. Mm. Sir, anong salita niyo? Ilocano? Ilocano, Kalinga. Kalinga. May, may sariling salita yung Kalinga. Meron. Actually, hindi kami taga-Tabuk. Pero para ito, capital. Galing kami sa Tinglayan. Isang munisip yun. Dito rin, sa Kalinga. Mm, sa Kalinga. Aplan po yun? Aplan. Yun yung ano, nandun si Wang Ud. Yung ah, galing kayo dun? Pero ibang barangay sila. Ibang tribe. Kasi yung Tinglayan na munisip yun, maraming tribe yun. Ah, ano pang pangalan ng tribe ninyo? Sumadel. Sumadel. Mm, yung Sumadel may sariling salita yon. O parehas lang doon sa Kalinga may ano lang yung kwan? Tono, ganyan. Tono. Pinagkakaiba lang. Mm. Rosario Repsa. Doon okay. Ako nag-umpisa ng kwan. Pagka-graduate. Engineer ka ba, sir? Jeffrey? Mm, mechanical. Mechanical? Ay! Ganon. Mechanical. 1994 kami graduate. Nagtrabaho ako sa ano? Ay, nag sa Texas Instrument pa. Tapos dito sa Baguio. Mm, sa SEPSA. One year ko lang doon, malis na ako. Dito na ako. Pumasok ako sa government. Saan mo kayo sa DPWH? DPWH ako 6 years. Okay. Lumipat ako sa LGU. LGU? Provincial government. Sa provincial? Mm. Pero nagsawa na ako sa 8 to 5 na kwan. Oo. Nag-for good na ako sa farming. Well, at least, okay yun dahil hindi ka pa, ano, bata ka pa. Yung misis ko, connected sa PLGU, DSWD. Ah, okay. Hanggang ngayon, ma'am, nasa DSWD ka pa rin? Yes, ma'am. Ah, yes, sir. Sa PLGU. Provincial? Provincial. Provincial government. Pag nandito ka sa baryo, talagang government lang pwedeng mapasukan. Walang masyadong kwat. Masyadong private company. Ano, firms. Hindi kagaya sa Manila, mga maraming farm. Sige sir, ano tayo? Sige, pasyal tayo. Ayan. Kain bang sumuot sa ano? Nasira kasi yung kwan. Ano kasi, may mga baka. Added protection ko. Nakakalusot yung mga baka dyan. May added protection ako dito. Nasira kasi yung daanan dito. Hindi na nagawa. Kaya mo, Sam? No, ganito daw. Aray ko. Oh, yung book. Medyo... Oh my God, daddy. Oops, oops, oops. Sige, sige, sige. Nakikita niyo ba lahat yan? Hindi akin yan. Ma'am, ito yung first name mo ulit? Judith. Ma'am Judith. May mga ano lang ng kwan? Ano sir? Yung mga kwan ng kalabaw at baka. Mm. Nakita yung main canal doon, yung may ginagawang tulay? When? Di dahil kakwa. Mga awan pa lang tikwa, nakabulos na kita baka. Ah. So, may sa problema mi. Yung isang... Digi-digi manggayo. Hmm. So marami ho sila ang puno ng mangga. Meron pa doon sa kabila. Yung municipality niyo na pinanggaling niyo, sir, gaano kalayo from Tabuk? Mga 2 hours. Ah, 2 hours. 2 hours yun.
Cemento ang kalsada, kaso ano, parang sigsag. Yo bundok na. Dito sa Tabok ang Patag, sa Carrizal, dalawang munisipyo. Pag nagpa banda ka na diyan, puro Tabok ang Rizal ang ano, Patag. Nung nagawa yung irrigation na yan, yung Chico River Diversion Canal, saka dumagsa yung mga tao dito eh. Kasi ano, hindi pa bukid yung mga yan. Nag-start nang tumubo yung mga damo, no? Pero grabe nung El Nino, nagsimpisa nung February 10. Oh. Ay, February. Oh. Dry na dry talaga. Dry na dry talaga. Kaya nga ito, merong kaming impounding dam dito, hindi pati ito naubos. Pero akong pump. Anong puno po ito? Ay, hindi ko alam yan. Anong tawag dyan na puno? Mga wild lang yan eh. Oh, hardwood kusang, yan tayo eh. Kusang ano, tumubo. Mga... Dito na namin nalalagay yung imbak ng ano. Oh, may itlog kayo? Nag-imbak ng eggs. Ah. Ito poultry ko. Oh, I see. Nung pandemic, 2021, kasagsagan ng kwan. Dito yung mga, iniipon ko yung mga ipot para ano. Inuumpisahan namin doon yung garden namin. Dalawa lang kasi yung tao ko ngayon na nakatutok sa garden. Kasi yung isa, nagbakasyon, hindi na bumalik. Taga dito rin? Kaya... Mahirap din, tao? Mahirap. Pwede ba nating tingnan o bawal? Yung itlogan? O, pwede. Wala. Punta tayo. Hindi, ano? Wala naman kayong pinanggalingan na poultry. Wala naman. Eh, bakit? Nabitawan siguro nung kwan. Tao? Yung tao ko. Kinukuha kasi nila dito. Doon nila sinusot. Bale, ano? 2,000 heads na makikigit to. Ah, ito yung itlogan ni Sir Jeffrey. Madami rin, sir. Hindi pa sila nakapag-harvest? Mamaya. Mamaya mag-harvest. Na-record na ba? Hindi pa? Nire-record nila pagka na-harvest. Ano, gusto nyo maki-harvest? Experience nyo lang? Pare, ako na. Dami na ako. Sige na. Sige kayo, ng tray. Oh. Maki-harvest na kayo. Hindi... Hindi nyo may experience to. Kumar. Yan. Hindi ba siya maano? Maselo ko na yun. Hindi. Yung nasa, paano ho ba? Yung malaki sa ilalim. Hindi yung pointed. Ah, yung payat sa ilalim. Hindi, pero isosort din yan. Ika-classify ng tao. Ano lang sila pagka hindi nila kilala, medyo kwan. Ah, medyo ano sila. Pero yung mga tao ko kilala na eh. Tumutuka. Ay, nee, hindi lang ganito. Malaki to. Malaki to eh. Malaking pera to, sir. Umabot ng yung building at cage, 1.3. Yung building niya? Yung building saka cage. Cage daw. Ah, cage, 1.3. Iba lang yung, ano. Yung pakain pa. Hawakan mo baka matumba. Yan, ganyan. Ganyan. Oh, maki-harvest ka doon. Maki-harvest ka. Kuha ng ano. Hindi nga naka, ano kasi ulan ng ulan. Dinadry pa namin. Kaka sinasako. Hindi namin madry kasi palagi ng ulan ngayon. So kumikita to, sir? Medyo. May mga suki ka? O sa bayan lang? May mga...
ang mahirap yung market, yung ano, mga vegetable. Wala kasing vegetable. Ano dito. Walang trading post. Kasi uh-oh, dito ang mga tanim ng tao dito, palay lang at corn. Mm. Kaya yung support namin galing sa government. Oo, palay corn lang lagi. Ilang years na itong ano mo, sir, poultry? Pangalawang karga ko pa lang ito eh. Ah, bagong-bago. Mm. June 21, nung ano. Second, kung ano pa. Hindi pa bumabalik yung hindi wala pa pang ROI. Wala pang ROI. Bumabawi pa lang. Wala pa daw ROI, ma'am. Wala pa. Pangalawang kwan ba? Pangalawa na. Pangalawa. Malapit na, maka-ROI. Malayo pa. Malayo pa. Abuti kaya ng 2 years. 2 years. Pag, napeke nga ako dito eh, sa manok po. Yung RTL? Sa 16 months. Hindi pala? Hindi pa. Hindi, kasi tinimbang ko, wala pang 1 kilo, dapat umabot ng isa. Mm-hmm. Hindi ko naman maibalik kasi malayong pinanggalingan. Saan ang galing? Mm, galing sa Bulacan. Gano'n. Ang Bulacan? Hindi kasi hindi ako nagpanggalisip. Ano hindi lang? Nyo kilala yung supplier? Dealer lang. Kaga Isabela. Kaya nagpakain muna ako ng 2 buwan bago ako nag-harvest. Kapag first gumastos harvest. Gumastos ka pa ng 2 months. Kakain halos 4 bags. Oo, ang kinain mo na. Isang araw yun. Mga 4,000 plus din yung kinakain nila sa araw. Mm-hmm. Sir, ilang heads lahat to? Itong ano, chicken mo? Yung cage capacity ko, 2016. Pero may kunting ano, mortality. Mm. Dito lang. Ayaw nyo na. Ayun nyo na. May sweldo yan. Ubusin nyo. Bakit mo naisip ang ano, sir, ang poultry, ang layer? Nag-umpisa ako sa ano, nung pandemic. Mm. Walang magawa. Mm-hmm. Nag-ano muna ako sa heritage. Pero nakita ano, ko walang ano? Mahirap. Market ang problema. Market. Saka yung itlog nila hindi makakabot. Mahina. Oh. Mahina tapos malalaki. Mas maraming pakain. Kaya nandun na rin lang. Nag-switch ko to layer. Kumusta ito layer? Mas maganda? Medyo. Kasi mas sigurado yung kita mo kaysa doon sa heritage. Dito? Pero nakikita ko yung mga iba, kumikita ako sa heritage eh. Depende siguro sa lugar. Dito sa ano, wala akong kung kasi. Mm-hmm. Noong kasing pandemic, ang daming nagkahilig. So yung mga nauna. Mm-hmm. Sila nakabenta? Oo, nakabenta. Pero ngayon, wala na. Tumami nung pandemic. Yung nag-driven, walang magawa yung mga tao eh. At sige, tayo. Okay. Yung parang sobrang tibay sa ng structure mo. Tama ba? Yung? Parang sobrang tibay yung structure mo. Ha? Ginaya ko lang to. May kasama akong kwan. Itong vegetable ko, hindi pa namin na... Ayos. Nag-umpisa kami doon. May makikita natin. Ito yung pinanggagalin ng tubig. Pero nung ngayong El Nino talagang kwan, kaya pinapaano ko. Sa'yo yan, sir? Ha? Sa'yo yan? Hindi. May nahingi akong project sa gobyerno. Oh. Kaya pinapagawa ko yan. Kasi may ibang nakikitubig, hindi lang ako. Oh, I see. Parang small water impounding dam. Kaso, noon, ano siya? Pero nag-silt, kaya pinapadisilt, pinapalawak namin. Oo. Ito mga, kwan na, yung parents ko noon, may ispan sila dito na pabayaan. Mm.
Kaya naisip ko ito yung susunod kong project. Fish pond, parang water impounding din eh. Mm. Ano kasi, talagang yung tubig ang pan namin. Pero may nagawa naman dyan. Mm-mm. Kaso mahal, kasi water pump. Ito, dati tanim ko dito, ang palaya. Luwang eh. Mm. Ang luwang pala naggulayan mo, sir. Meron pa doon sa kabila, pero nag-start kami dito. Ah. Pag natapos namin dito. So, mag-start na kayo ulit dito? I-develop na ito ulit? Mm. Hindi, inaano lang. May tanim na yung actually yung kwan. Pero sitaw. Ito, meron na kaming seed, pero hindi pa nag-germinate. Nakapunla na. Naipunla na namin. Iyan. Pwedeng ano yan. Hindi ko pa napatraktor. Mm-hmm. Pero palayan. Ayun sa baba. Mm. Palayan naman. Mm. Ito sir. Ito baka sayo rin to. Dati mais ang nilagay ko dito. Ah. Ano ko sa mais. Meron din to sa kabila. Pero gusto kong ano na. Kalabasa siguro. Nag-iisip ako dito. Pero ito, tutuloyan ko ng balag para lalawak yung ano, ang palaya. Saan mo yung bibenta yung gulay mo? Sabi yung problema mo. Yung ang kwan eh. Kasi walang kwan. Bahay-bahay. Saka sa palengke. Sa palengke ng Bulanaw. Binabagsak mo sa Sulano? Hindi. Palengke sa Bulanaw. Saka Dagupan. May yung tinira niyo, Davidson, Barangay Bulanaw yun. Pero nandun yung ano dun. Nakita niyo yung ano. Hindi. Kapitolyo. Ah, andun ba Kapitolyo? Akala ko napansin nyo. Yung pakyat na ganun. Pero ang Centro City Hall, nandun sa Dagupan. Hindi nyo naman narating yun. Mm. Hanggang Bulanaw lang kayo. Oh, I see. Akala ko yung Dagupan kanina, Pangasinan. Akala ko yung Dagupan bus station. Barangay yun. Barangay ng Barangay Tabuk. Pala. Mm, yun yung pinakasentro, nandun yung City Hall. So ito galing lang sa ano talaga? Sa ulan? Oh, yung ano ko sana, kung mapapalitan ng solar, pwedeng. Kasi walang gas. Back. Kasi balak po dito, pag lumalim, pwede rin gawing tamnan ng tilapia. Mm. Ano mga problema mo dito sa farm, sir? Oh, na talagang kailangan yatang mag-tuition fee ka. Alam mo, wala akong experience sa gulay. Kahit yung mga tao ko, ano, lakas loob lang. Maski sa poultry, lakas loob lang, walang kwan. Sa YouTube. Kaya nag-ano lang ko ng mga YouTube. Pati yung mga tao ko. Kahit na board top notcher ka, kailangan mo mag-aral, sir, ha? Si Sir Jeffrey ay board top notcher sa mechanical engineering. Number 10. Number 1994. 1994. Tagal na. 1993 ako pumasa. Ay. Ah, magka... Ano una, ha? October. October. October din ako. 93. October 94 yung exam namin. Saan school ka? Sa Mapua. Ay, madami akong nakatrabaho doon sa Mapua. May ano nga, tinasat nila ako. Pasyal ka dito sa Maynila. Sabi, baka mawawala na ako dyan. Hindi ko na, patagal na kung hindi nakapunta doon. Ay, hindi ko na alam yung puntaan ko. Ano, naka-work ko sa Aztec. Ano, Sepsa. Dami, yung mga dami kong kasama doon, puro Mapuan. May Lasal din. Malaki yung farm mo, sir, ha? Ano na namin na? Malaki. Meron pa doon, ha? Sa... Yung acres lot, sir, to? 18. 18 na hektare yan. Mm. Yung kabila doon, kalsada, meron pa kami doon. Pero walang... yung tumawid? Mm, tumawid. Pero kalsada. Malaki pa? Hindi, maliit na lang yun. Ganito. Pero ito talaga yung bulk ng area. Oh. So yung kalsada na sa loob ng lupa nyo, tutusin? Mm. Yung dumaan sa inyo. Pwede nang bahayan yun. Yung... Pwede nang maging residential yun. Oo. Kami nang kwan. Yung mga ano lang, yung katuwala namin nang doon, baka meron doon. Anong tawag dito? Chikada sa English. Hindi ako na Tagalog kung anong tawag dyan. Oh,
sa Ilocano niya naganada na. Jamo. O Kalinga. Yayas ang Yayas. Tawag namin diyan. Iba-iba yung Black Parangi. Iba-iba ang So dito sa Kalinga, ilan ang salita? Isa lang. Kalinga lang. Meron din mga snake dito. Yung ang kalakad yan. Medyo magkaparehas ng salita ng Itawis. 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 Kagayan. Marami at mga kaming pumalpak dito eh. Yung nung umpisa, nakatatlong lata ako ng ampalayan, mahal pa naman. Hindi namin mapa-germinate. Ilang percent lang. Yung last nakuha na namin. Direct ano ka ba? Hindi, nag-direct nga kami. Hindi eh, nag-ano. Kaya so, ngayon, nag-nursery ka? Merong ano dun na may makikita natin. Yan, sitaw. Okay lang yung sitaw kasi direct. Nag-try ako ng kamatis noon. Bagsak presyo ang inabot ko. Pinakain ko sa mga alaga kong native naman. Pero maganda bunga. 5 pesos maganda. 5 pesos yung... Mas mahal pa yung kukunin ko mag-gather. Mag-harvest. Kinakain ko na lang sa mga manok ko. Yun namang buwan, yung talong. Dati talong to eh. Nadismay ako, hindi pa namin marunong management niya. Ang ganda kung tingnan mo sa labas. Kung pala sa loob, puro buod. Punta kami noon sa palengke, na-reject yung ano, 80 kilos yata yung dinala namin. Na-reject. Imbes na kunin nila ng 40, kinuha lang nila ng 1,000 yung 80 kilos. Gagawing knockbet. Yung ano nila, gagayatin. Gagayatin. Nag-ano ako sa sitaw at ano ako ngayon? Sitaw at ampalaya. Yung nakita kong mabenta dito. Tapos hindi ganun nagpa-fluctuate ang price. Pero mataas ang ano ang inputs ng ampalaya. Ampalaya yung seed. Tapos yung input. At saka ano, mahirap sa ampalaya yung paggawa ng balag. Mm-hmm. Pero pag nagawa mo na, okay na. Ilang beses okay mo na magagamit yung balag? Kasi kung magpapalit ka. Isang kwan pa lang. Tapos nabutan na ng El Nino. Parang second ano na ngayon. Pero may nakatanim so, namatay lahat noon. Ng El Nino, namatay lahat ang tanim mo? Hindi, napakinabangan pa namin hanggang nag-harvest pa kami. From November. Nung February, wala na. Pero may 3 months at least na, ano, na may bumalik. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.